Ay, hello. Regarding dun sa BDO credit card ko, since may nagtanong kung kasi may naka-car loan din sa kanila, sa kanya. Sa akin kasi ganyan din, sa amin din nakapangalan yung car loan nung hipag ko. Tapos, pinuli paid na nila. And since may utang nga ako sa credit card din na hindi naman dapat damay yon. Damay pala yon. Ganun nga pala yung nangyari. Damay yung kung ano yung naka-car loan, housing loan, account mo sa kanila, damay pala. Kaya nilang i-hold. Kasi yung sa akin, buti na lang, ang kagandahan, ang liit na lang ng utang ko dun sa BDO. Dun sa installment ko is nasa 28 na lang. Tapos dun sa gold ko is nasa 55. So, nagbigay sila ng waive dun. Kasi, yung car loan nung hipag ko, nagkapera sila. Gusto, ikinash na nila yung kabuuang balance para makuha na nila yung ORCR. At maging sa kanila na talaga since fully paid na siya. Ngayon, alam naman ang asawa ko na may utang ako sa credit card, sa BDO. Pero hindi namin alam na magkakaroon siya ng effect doon. So, sinamahan ng asawa ko, since sa amin nga nakapangalan yung car loan, sinamahan niya yung hipag ko, pumunta sa bank, nagpa-compute, isinettle kung ano yung, kung magkano yung kabuuang halaga. Tapos pagka-settle, inaantay na nila yung ORCR. May nag-email sa asawa ko regarding nga daw dun sa utang sa credit card ko. Hindi daw nila i-release. Take note ha, yung aking credit card utang is nasa third party agent na. Ang kausap sa car loan is yung BDO. Pero, hinold pa rin nila yung ORCR. Nag-email sa asawa ko na kailangang isettle muna yung kabuuang halaga ng car loan, credit card utang ko bago nila i-release yung kanilang ORCR. Ganon sila katalino. Kaya ang nangyari, sabi ko sa asawa ko, tinanong ako ng asawa ko, Mami, anong gagawin? Kasi ayaw i-release, nakakahiya kina Ate Joanne. Kasi inipon nga nila yung pera para makuha nila yung sasakyan, makuha na, mabayaran na ng buo. Tapos, ngayon, ayaw i-release yung ORCR. So, ang sabi ko sa asawa ko, sige, sagutin mo yung email. Tanungin mo yung magkano balance. Tapos yun, nag-email sa asawa ko, alam ko naman yung balance ko doon, pero nagbigay sila ng way 55, parang ang binayaran ng asawa ko is 42 doon sa gold. Tapos doon sa installment is 28. Yun, sa installment hindi na silang nagbigay ng less kasi wala naman silang tinubo doon. Nung ginrab ko yung agreement doon, hindi na sila nagbigay ng tubo. So yun, binayaran ng asawa ko is 42 at saka 28. Tapos sabi ko sa asawa ko, i-email mo sa kanila yung resibo, isend mo sa akin, i-email ko din sa kanila. RGS din ang kausap namin dito. Ang kausap ko na third party agent na may kapit ng dalawa kong BDO. So, in-email ko ang RGS. Sabi ko sa kanila, pengi akong certification. Ipapakita ko sa inyo yung sagot. Kasi, sa email, kaya wala akong certification pa sa ngayon. Kasi, kailangan pang magbayad ng 100. Kasi, ilalagay kung ano yung account number na ilalagay para sa certification. Pero, at least, okay na. Wala na akong problema sa BDO din. Yun nga lang. Yung nagtatanong kung apektado ba yung car loan, housing loan, tsaka yung account, yes, apektado po talaga. Hindi po nila ire-release kung fully paid na kayo sa auto loan nyo. Pwede siyang forfeited, parang ganun. Tama ba yung term ko? Forfeited, maforfeited yung binayad nyo sa sasakyan nyo sa car loan or sa housing loan nyo kung may utang kayo sa credit card. Kung fully paid na kayo doon, hindi nila i-release yung ORCR or yung titulo ng lupa nyo kung hindi kayo nakakapag-settle sa utang nyo sa credit card. Sobrang talino ng BDO. Buti na lang yung bahay namin kasi kakilala ko nga din yung yung manager. Inaalok niya ako na para mapatapos mo na yung bahay nyo, i-loan mo na, i-housing loan mo na. Kumbaga, inaano niya ako, ini-encourage niya ako na mag-housing loan. Buti na lang, hindi ko ginarab yung alok niyang yun. Kasi kung nagkataon pati yung bahay namin,
yung titulo ng bahay namin. Siyempre, pag nag-housing loan ka, isa-surrender mo sa kanila yung titulo ng lote mo. Kung nagkataon, pati yun siguro, tas mahuhold nila. At kung sobrang laki ng utang ko sa BDO, yari ako, nakakahiya sa hipag ko. Kasi sinettle na nila yung sasakyan. Tapos, aantayin nila yung ORCR, hindi maibigay sa kanila, gawa nga ng utang ko sa credit card. Pasalamat na lang ako at hindi ganun kalaki naging utang ko sa BDO. Kung nagkataon, Diyos ko, saan ako kukuha? Paano ko masayang yung binayad ng hipag ko? Sayang yung hulog-hulog nila? Tapos yung sasakyan is hindi nila makukuha yung ORCR. Sobrang nakakahiya. Kasi hindi naman talaga sa amin yung sasakyan na yun. Ginamit lang yung pangalan namin. Kasi yung sasakyan namin nakapangalan sa hipag ko, so nagamit na yung pangalan niya. Kailangan yung pangalan naman namin yung gamitin niya. Parang gano'n nagpalitan. Naggamitan kami ng pangalan eh. Kasi nung time na kumuha ng sasakyan namin ang anak ako, kaya hindi ako makapag-bill. Basta may mga gano'n. Basta yun. Yung tanong niyo po na kung apektado ang inyong car loan, housing loan, or account kapag may utang kayo. Sa BDO po ito ha, BDO lang po yung experience ko, hindi ko po alam sa ibang bank. Yes, apektado talaga siya, lalo na ang car loan. Sayang mga naihulog. Kahit sabihin pa natin na hindi po sa amin yan, sa amin lang po yan nakapangalan, pero hindi po ako nagbabayad yan. Wala silang pakialam. Kasi yun na yung magiging garantiya nila na masingil tayo. Yung ORCR na kapit nila is pwedeng maging kanila. Hindi nila i-re-release hanggat hindi natin nasisettle yung utang natin sa credit card. Lalo na kung malaki yung utang sa credit card, paano babayaran ng biglaan? Tapos, yung sa BDO naman, sobrang talas. Yung naging settlement ko dyan bago, kasi naka-agreement ako dyan eh. Sabi ko nga sa asawa ko pala noon, pakita mo sa kanila, naka-agreement ako, may pinirmahan ako. Papakita ko rin po yung agreement dito, ipopost ko rin po. May agreement ako, yung pala yung una kong sinabi sa kanya. Sabi ko, baka sabihin mo daddy na may agreement ako sa kanila, hindi naman ako nasira. I-release na yung ORCR kasi nagbabayad naman ako ng buwan-buwan regarding dun sa aking credit card. Di in-email ng asawa ko, in-email ko din. Parehas kami nag-i-email. Kasi nag-i-email na rin sa asawa ko eh. Sabi, may agreement daw po sa inyo yung asawa. Sabi ko, may agreement ako sa inyo. Yung din yung sinabi ng asawa ko nung napunta sila sa banko. May agreement daw yung asawa ko sa inyo. Hindi naman siya nasira. Nagbabayad naman siya buwan-buwan. May pirmahan pa nga siya. Pinirin pa nila. Pinaresent nila sa BDO. Yun pa rin yung naging sagot. E di sige po, pag natapos na lang po yung bayaran ng asawa niyo yung kanyang payment agreement sa BDO, tsaka po namin i-release yung ORCR ng sasakyan niyo. E sinettle na nga yung sasakyan. Pinuli paid na nga kasi gusto nga makuha yung ORCR. So mapepending dahil lang sa utang ko sa credit card. Kaya ang sabi ng asawa ko, o sige, magkano ba ang kailangan bayaran dun sa utang ng asawa ko? Tapos, sige po, makipag-coordinate na lang po kayo sa third party agent na may kapit ang account ng asawa ninyo. Nag-iwan ng asawa ko ng email address at contact number. Kasi hindi na nga ako makontakt, via email na lang ako nakokontakt. Since nandito nga ako sa abroad. Tapos yun, nagbigay naman sila ng, parang nag-wave naman sila ng konti nga lang ina-wave. Pero at least okay na. Nasettle na yung BDO ko. Sobrang talino ng BDO. Tsaka, yan nga pala, may allotment kasi ako dyan kasi asawa ko nga di pa nag-aabroad din. May allotment ako dyan, BDO, kabayan account yon. Pwede pala nilang i-freeze din yon. Kung hindi ko agad kukunin, kaya ako ang ginagawa ko. Kapag may nag-text sa akin, your remittance is available to pick up, ganyan, to withdraw. Tinetext ko na agad yung anak ko, anak, kunin nyo na yung allotment, pwede nang kunin, dumating na. Kasi kung yun pala ay matatagalan, pwede silang dun bumawas ng bumawas. Ang ending kasi is kung hindi nakipag-coordinate or hindi pinuli paid yung ano ko kahit naka-payment arrangement ako sa kanila, dun sila pwedeng mag-withdraw dun sa dumadating kong pera sa BDO. Kaya okay na rin na yung hipag ko is nakapag nagkaroon ng pera, sinetle yung kanilang car loan at yung asawa ko nung time na yon kaka-uwi lang sa Pilipinas. Kumbaga may kapit siya, sinabi niya sa akin, Mami, sige, isa-settle ko na yung ano, yung utang mo sa BDO para at least wala na, nakakaya kina Kuya Doc at saka kina Ate Joan kung hindi may isa-settle yung regarding sa
credit card mo at mahuhold yung kanilang OICR. Kaya yun, ngayon awa ng Diyos, clear na ako sa BDO, na i-release na yung OICR ng hipag ko. At ayoko nang mangutang kasi parang sinasabi nila na okay na, malinis na po yung pangalan. Pag gusto niyo po ulit kumuha, parang ganun. Kaya sabi ko, oh, hindi na. May sasakyan na naman, okay na yan. Tsaka yung bahay, hindi naman madalian, kailangan patapusin. Ang importante, nakahinga na. Kasi yun nga, kasi yung may nag-comment din sa akin, sinasabi kasi na para magkakaroon sa SIMAP. Oo, totoo po yan, magkakaroon. Kung hindi po binayaran, para magkakabadal ko. Pero may nabasa rin ako na after 5 years, nabubura. Yun nga lang, syempre. Nabubura yung parang bad record mo, parang nabubura. Hindi ko lang sure kung totoo, pero yun yung nabasa ko. Pero kung sa pag-utang, ayoko na. Sobrang dalang-dala na ako. Okay na ako na nakahinga na ako sa BDO. Nakapag-settle na ako. Yun nga lang, hindi ko pa nakukuha yung certification ko. Dahil may kailangan bayaran na 100. Hindi ko na napaasikaso sa ate ko. Kasi alam niyo naman ang BDO, sobrang haba lagi ng pila. Lalo sa amin sa Santa Cruz. Sa Santa Cruz, Laguna, sobrang haba ng pila. Kahit sa ang branch. Pagsawitan, Santa Cruz, bayan. Sobrang haba ng pila, kaya hindi ko nasabi ko, sige saka na, at least wala na naman akong dumadating na SOA, nakuha na yung ORCR, kumbaga wala na tayong kailangan sa BDO, okay na yun. Tapos yung allotment ko, secure naman, hindi na naman nila pwedeng i-presyon kasi nga wala na naman akong damage sa kanila. Pero ganun pa rin yung ginagawa ko, pag dumating allotment, tinatext ko yung asawa, yung anak ko, nakawidruhin niya na pwede na withdrawin para at least kung ano maging ano, wala na silang maging habol sa akin kasi wala na rin naman ako utang sa kanila. Fully paid na ako. Yan po, yung regarding sa nagtatanong kung apektado yung sa car loan. Yes po, apektado. Kahit hindi pa sa atin yung car loan na yun. Pero sa atin nakapangalan. Yun lang po, thank you.